Kanina pa ako nakahubad dito. Pwede ba tayong gumamit ng kumot? Mas maganda nga yun para pagpawisan tayo eh. Ay, naku! Good morning mga artista ay naming kapitbahay! Naku, tulog sa atin, ang ating toucher ay si Gina. Marikoy at Parikoy, ako po si Gina. Hindi ko na lang po sasabihin kung saang lugar po ako nakatira. Bakit naman? Isa po akong housewife, habang ang asawa ko naman po ang naghahanap buhay para sa amin ang anak kong kasalukuyang nag-aaral sa public school. Grade 1 pa lang ang anak namin, kaya tutok ako sa kanya sa eskwela. Active din ako sa school nila bilang ako ang president ng PTA sa section ng anak ko. Taray! Ayos naman ang lahat hanggang sa maging close kami ng isang co-parent ko na si Dennis. Agoy! Si Dennis, isang single daddy. Hindi gaya ng ibang parents na kilala ko na, si Dennis nito ko lang nakilala dahil transfer yung anak niya. Nagsimula ang closeness namin noong nag-message siya sa akin dahil gusto niya raw mag-donate ng 2 wall fan para sa classroom. Galante, galante. Siyempre, in-entertain ko naman. Hanggang sa inimbita niya na kami ng anak ko sa birthday ng anak niya, tapos lumalabas na kami para paglaruin yung mga anak namin sa palaruan sa mall o kaya sa park at marami pang iba. Hindi ko naman kasi akalain na mahuhulog ang loob niya sa akin. Umamin siya sa akin at sa hindi ko mawaring dahilan, pumayag ako makipagkita sa kanya na kaming 2 lang. Ala! Sinundo niya ako ng motor at dinala niya ako sa mataas at malamig na lugar. San yun? Dito lang yan. Alam ko yan. Kamaya sasabihin ko sa'yo. Hanggang sa tuluyan na akong bumigay sa happiness na inoffer niya sa akin. Mga ilang beses din namin ginawa yun. Pero nag-guilty na ako kaya nagpasya na ako na itigil na ang namamagitan sa amin. Aaminin ko naging special sa akin si Dennis. Lahat ng pinaranas niya sa akin, hindi ko yun naranasan sa asawa ko. Pero kahit na mahirap at masakit para sa akin, kinailangan ko pa rin gawin ang tama. Mga mahal na mahal naming kapitbahay, ang ating susunod na live drama ay nilapatan ng kakalapat lang na pamagat na... Anong nilapat? Labi? Gina G. Gina G. Si Gina. Gina! Ay, ano ba yan, Dennis? Ano ka ba naman, nakakagulat ka? Ha? Ikaw naman, masyado ang nerviosa eh. Parang inaano lang kita, ikaw talaga. Uy, teka, wala dito yung asawa mo eh. Buti nga eh, hindi pa kita ninakawan ng halik eh. Shhh! Gustong gusto na kitang... Shhh! Ano ka ba naman, Dennis? Chorbahin eh. Ano ba? Itahimik mo nga yung bunganga mo at baka may makarinig na co-parent natin. Mapag-chismisan pa tayo dito. Sus, sus, ikaw talaga. Wala naman sila eh. Andun sila sa classroom. Ay, oo nga pala. O siya, halika na, sabay na tayo magpunta dun sa room para mapagmitingan na natin. Uy, yung para lang, sa Christmas party ng mga bata. Teka lang, pero Gina. Ano ba? Huwag mo kakalimutan yung usapan natin mamayang gabi, ha? Ha? Oo, mamayang gabi. Same time. Ay. Same place. Same happiness. Gina G yun, Gina, ha? Oo na, Gina G. Mamaya, hihintayin kita, ha? Oo na nga. Sige na. I wanna call the stars down from the sky. I wanna live a day that never dies. A few moments later. I wanna change. Gina, ako Dennis. Ha? Ano, Gina G? Gina G! Gina, ginaw na. Kanina pa ako nakahubad dito. Pwede ba tayong gumamit ng kumot? Mas maganda nga yun para pagpawisan tayo eh. Ay nako, Gina G ka talaga. Ano? Anong Gina G? Gigil na gigil ka na naman sa akin. Gabi ka naman, di naman sa... Halika na! Hindi ko na ito mapipigilan pa. Huwag na natin patagalin pa. Ito na nga, Gina G. Let's G! Let's G! Halika na! Few moments later. Guy! Guy! Grabe, sabay pa tayong umagoy. Gina G ka talaga, Gina. Gina G? Oo. Giling na giling ka. Ang galing-galing mo talaga magpaligaya. Gina. Ganun ba? Oo.
Pero kasi, alam mo, Dennis, may sasabihin ako sa'yo eh. Ano yun? Nagigilty na kasi ako eh. Alam mo, sa tuwing magkikita tayo, palagi na lang ito yung nangyayari sa atin. O bakit? Masaya naman, di ba? Gusto naman natin pareho mga nangyayari sa atin, di ba? Alam mo yan. Oo nga, pero Dennis, papaalala ko lang sa'yo. May asawa at anak ako, ha? Hindi kagaya mo na binatang ama ka. Kaya mabuti pa siguro, alam mo, itigil na natin to. Uy, please, sige na, huli na to, ha? Okay, huli na to. Maraming salamat, pinaalala mo sa akin. Kaya nakalimutan ko na may asawa at anak ako. Ako! Ayaw ka! Eh, parang hindi ko yata kaya yung hinihiling mo sa akin, Gina. Ano ba? Sabi ko sa'yo, di ba? Mahal na mahal kita, Gina. Handa akong ibigay lahat ng pangangailangan mo at ng anak mo. Kung gusto mo, hiwalayan mo na yung asawa mo. Tayo nang magsama. Hindi pwede! Ano ka ba? Kasal kami ng asawa ko. At malaking kasalanan sa Diyos itong ginagawa ko. Alam mo ba yun? Kaya please, hanggang maaga pa, agapan na natin. Dahil gulo lang ang kahihinat na ng lahat na ito. Sorry, Dennis, ha? Masaya ako sa mga nangyari sa atin, pero mali eh. Kailangan kong gawin ng tama. Si Maring Gina. Maring Gina na Gina G. Magpalamig sa malamig na lugar. Nagpainit silang dalawa. Sa malamig at mataas na lugar. Ayan. Saan kaya yun? Dalawang T, Taytay, Tagaytay, at isang B, Baguio. Saan kaya doon? Medyo malapit-lapit. Tagaytay? Hindi kaya nasa loob sila ng refrigerator na dalawa. Tagaytay, Taytay, Antipolo. Pwede rin sa Antipolo, pare. Pareho sila nasa loob ng water dispenser na malamig. Ay, eto, may nagdumamay dito, pare. Ano ba to? Si Ken, buhay na buhay si Ken, paring ha? Paring Ken, good morning, paring Ken. Saan po ba sila tumingin ng model ng wall fan? Sa Sogo? Hala, uy! Habang pinaglalaro yung mga bata, ang mga magulang, iba ang larong ginagawa. Iba. Susme. Hindi hamak naman na ibang laro at masarap na laro. Kaya nga, malandi talaga to si Gina. Gina, Gina, Gina G ka talaga. Gigil pero ang maganda niyan, pare, yung desisyon ni Gina na itigil na. Tama yung desisyon mo na yan. Bumuti naman at naisip mong tama, Gina. Oo. Dahil sa ginawa mong mga kamalian, yan ang ginawa mong tama. Kaya nga. Ang tigilan na. Maring, ano? Maring Gina, medyo malandi naman ang ginagawa mo. May asawang tao. Kaya nga. Eh, president ka pa man din ng PTA niyo? President ka pa man din ng ano niyo? Ng PTA! Yan eh, single dad. Walang asawa. Single nga eh, di ba? Ikaw may asawa ka, may anak ka pa. Hindi pwede yung ganyan, ano? Oo, tama lang yung ginawa mo, Mare. Mabuti pa, ipanindigan mo yung desisyon mo na yan. Napigilan na ang namamagitan sa inyong dalawa. Kaya nga, tigilan nyo na pareho ang laging paglalagi sa loob ng refrigerator na dalawa. Sarap pala yung ginawa. Hindi, sa mataas at malamig nga daw. Mario, kahihiyan yan sa buong eskwelahan pagka totoo nabuking lang na kayong dalawa ay may ginagawang milagro sa lahat ng milagro. Totoo, chismis diba? Yan, pare. Alam mo naman mga co-parents, di ba? Alam mo naman sa PTA at sa mga room, di ba? Paano may extend ang termino mo bilang presidente ng PTA? Parang ano yata to, hindi talaga natitinag. PTA officer talaga kasi siya. Kasi balitang balita dito, Gina, ikaw ay kapito ko sa... kapito ko sa pwesto. Ikaw palagi ang presidente ng PTA. Paano yan? Iyan ay magiging rason para ikaw ay mapatalsik. Ay! Natalsikan ako. Ano ba yan? Mapatalsik yung beauty mong medyo malandi. Oo, pag nalaman ng ibang mga parents na sabihin, isa kang hindi ka magandang ehemplo. Ang layo ko niyan. Sa mga bata. Ganyan ang ginagawa mo. O, Mare, tama lang na panindigan mo ang desisyon mo, okay? Naku, mukhang mababato ka ng eraser ni teacher niyan. Baka i-impeach ka.